Welcome sa channel, Mugs Works and Hobbies. So, ang video natin ngayon ay balik tayo sa CRT, no? JVC ito, F-Series. So, napakaganda ng model na ito, no? So, mapapansin nyo, yung display, tumatalon na yun, oh. So, sa mga LED TV, pwede nating sabihin nag-flicker, no? Nag-flicker yung display. Ayan. So, pansinin nyo yung display niya, tumatalon-talon. So, sa mga ganitong model, luma kasi ito, no? Laging issue sa mga lumang TV, lalo na CRT, yung capacitor. So, napakabilis mahuli ang problema nito kahit nga nakapikit kayo, sabihin nila, no? Hindi naman totally nakapikit. Ibig sabihin, hindi siya ganun kahirap. Kung minsan nga, kahit wala kang ESR meter or capacitance meter or anong klaseng tester ka meron sa capacitor, pero kung meron kang mata na maliwanag, malinaw, kung minsan yung mga makikita natin sa board eh nagsasabi sa atin kung saan yung problema, di ba? So, issue na rin ang pindutan nito. Papalitan ko na rin to. Medyo walang response eh. Papalitan natin yan mamaya. So, ginagawa ko sa mga luma, hinihipo-hipo ko siya kung minsan. Ano? Ayan o. Oh. Ayan. Kung minsan kasi gawa ng corrosion, corroded, yung isang paa, o kung minsan nga, dalawa pa eh. No? Ayan, kita nyo. Ayan o. Oh. Yung bakas. Yun mismo ang magsasabi sa atin na ang kapasitor na iyan ay kailangan ng palitan. No? So, wag na natin i-test ang mga ganyang ano, itsura ng kapasitor. Wag na. Diretso na tayo palit. Di ba? So, sa vertical deflection area siya, makikita nyo, VDEF. No? Vertical deflection. So, yung kapasitor na yon, may impluensya siya, no? Sa pag-function ng vertical signal. Kaya siguro yung talon niya vertically, di ba? Oo. So, sa pagkakataon ito, maliban dun sa nakita nating kapasitor na corroded yung paa, naghanap ako ng iba pa. Baka meron pa eh. Baka meron pang open, no? Gamit ang ating DIY ESR meter na umiba ng itsura kasi laging nahuhulog, kanda sira-sira na. So, ang ginagawa ko dito ngayon, nagche-check na lang ako ng iba pang open na kapasitor para isang trabaho na, no? Lahat ng open, lahat ng open, lahat ng low ESR, kailangan nating palitan na para isang trabaho, isang bunot, isang palit, isang strapping ng hinang, isang cutting, no, pagka-cut ng mga paa, kapasitor. Tapos i-check ko na rin itong horizontal section, horizontal deflection area niya. Minsan kasi may mga open dyan. Ayan, oh, mataas ng resistance. Oh, 15 ohms halos. Correct. Horizontal ba yan? Oh, horizontal deflection area. Kung minsan, pag mga open ang kapasitor dyan, mabilis uminit yung H-out, no? Horizontal output. Kaya, pag ganun ang issue, i-check din natin yung mga kapasitor sa palibot ng horizontal deflection area. Okay? Pati dito sa filter, no, sa secondary ng chopper. So, nag-check na rin ako. Para isang trabaho na lang, mabilisan.
So, update, tawag dito. Sa mga kasama nating technician, kamusta yung CRT? Marami pa bang CRT na pumapasok? So, dito sa aking location, halos madalang na. Kaya yung mga CRT ko sa likod, ibig sabihin, yung mga CRT ko na naka-junk dito, yung iba parang wala nang gana yung mga owner na ipagawa pa. Kaya tinamba ko na sa likod, no? Marami pa. So, gusto ko nang itapon. Pero sayang, yung iba mga Sony pa. So, ito yung mga kapasitor na nakita natin. Mapapalitan natin, dalawa. So, diretso na tayo palit dyan. Dyan. Yan na bago na siya. Hindi naman bago. Pull out siya pero good condition pa. Tapos yung horizontal na mataas ang resistance. Ayan o. So pinalitan na rin natin. Yan yung dalawang capacitor na nakita natin na mataas yung ESR value niya. So kita nyo yung display. Wala na. No? Hindi na tumatalo. No? Ayan na. Stable na siya. Ayan. Yung 48 kita nyo. Kanina tumatalon-talon eh, no? So, ayan, ganda na. So, thank you at sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam.